Unti-unti nang lumakas yung tubig, oh. Yung sapa namin dito. Dahil sa walang tigil na ulan. At yung tanim namin kanina na munggo at saka kalabasa at okra, yung tubig na po yung bahala. Yan po, oh. Pupunta pa sana kami ngayon ng Area 1, pero ang lakas ng ulan at yung tubig. Yan. Pag humupa yung tubig ngayon, alis pa kami. Napakalaki ng tubig. Yan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, mga ilang oras na to, hindi siguro kami makauwi ngayon. Pag hindi kami makauwi ngayon, bukas na lang, bukas ang umaga. Parang galit na galit yung tubig. Nakakatakot yung tubig, oh. Hanggang tingin lang kami. Hindi kami makatawid ngayon. May motor na nakapark sa kabila. Delikado pag maabot siya ng tubig. Parang konti na lang kulang. Pero wala kami magawa. Hindi kami makatawid. Yung pinsan ko po yung may-ari sa motor na yan. Pero mukhang humupa na yung ulan, oh. Huminya na. Ang delikado pag patuloy siyang umuulan. Delikado yung motor na yan, oh. Yan po, huminya na yung tubig. Pero naka-design na po kami na bukas lang kami pupunta sa Area 1. Kasi iniisip ko po yung daan doon. Sigurado na hindi na madaanan ng truck dahil sa matinding pag-ulan. Kasi po dati, napakaliit na yung daan doon. Nainas na. Gumuho na yung kasada. Mga kaprobinsya, good morning po sa inyo. Kahapon, hindi kami nakaalis dahil sa matinding ulan at malakas yung baha. Yung daan namin dito, oh, na sira sa tubig. Hindi na madaanan ng kalabaw. Kailangan na po nalagyan ng mga bato. Yan po, oh. Yan, oh, lumalim na. Hindi na makatawi dito yung mga alaga natin. Ang gagawin namin dito, yung mga bato ilagay dito, oh, para makatawi yung mga alaga natin. Kasi kahapon, grabe ang lakas ng ulan. Kaya nag-alala po ko sa ating mga tanim na munggo at sa kalabasa. Siguro yung iba, inaanod na ng tubig. Pagkagandang good news tayo ngayong umaga. Siguro, may mga dahilan kung bakit kami hindi nakauwi kahapon. Kasi may bagong alaga naman tayo dito. Nanagdagan naman yung alaga natin. Pero yung hinihintay namin na mga anak, si Basya, hindi pa siya nanganak hanggang ngayon. At ang magandang balita, si Kara po ang nanganak. Ang anak siya kagabi. Ang saya-saya namin kagabi. Nagkagulo kami dito. Kasi yung hinihintay namin na si Basya, doon kami kay Basya nakafocus kung kailan siya manganak. Siya pa ang hindi nanganak. Pero si Kara, tingnan niyo po. Yan, oh. Hello, Kara. Yan ang kanyang anak, mga kaprobinsya. Yan, oh. Lalaki yan. Dahil po sa sobra namin pag-iisip ni Basya, doon kami nakafocus sa kanya. Sa sobra namin excited sa kanya na mga anak siya, nakalimutan namin si Kara kung kailan siya mga anak. At ngayong buwan pala, ang 12th buwan mula na siya ay nakaslahan. Kaya na-surprise kami sa kanya, nanganak agad siya. Pero binilang namin yung araw, tininan ko yung record ko sa kanya. Ngayong buwan,
po ang ika-labing dalawang buwan sa kanyang pagbubuntis. Yan, oh. Ang cute ng ating bagong kalabaw, mga kaprobinsya, isang lalaki. Si Kara, oh, mukhang aggressive siya pag may lumalapit sa kanyang anak. Pero kagabi, buti na lang, hindi malakas yung ulan. Kasi nahulog sa sapa yung anak niya. Buti na lang po na na-monitor namin. Hello! Yan, oh. Ang cute po ng ating bagong alaga. Oy! Kara! Hello! Nakadidi na ka? Bon, may bagong kasama naman tayo dito. Si Jiko ang pangalan. G-I-C-O. Jiko. Yan ang pangalan sa ating kalabaw. Isang lalaki. Kara, oh, napakatapang niyang nakatingin sa ating aso. Protective siya sa kanyang anak. Uminita na busy daw. No, tingnan niyo po, pag may lumalapit sa kanya, napakatapang niya. Bantay, sungayon ka ha? Kaya tayo. Hello! Yan ang ating bagong alaga. Yan. Oops, huwag ka tumag. Op, 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 op. Grabe po ang saya na ating naramdaman dito. Kasi yung value na isang kalabaw, pag nasa 6 na buwan na, tapos healthy, pinakamaliit na yung 20,000 pag maganda yung pag-alaga natin sa kanya. Ilang beses na po tayo nakabili ng kalabaw dito, pag magandang klase, pinakamura na yung 20,000. Dehan na daw, ay nagyura daw. Yan po. Hello. Kaya, isa siguro sa mga dahilan kung bakit kami hindi nakaalis kagapon para makita natin ang ating bagong alaga. Hello. Yan. Lalaki, si Jiko. Parang kailan lang tayo nag-alaga ni Kara, mga kaprobinsya. At kagabi po, dito po siya ng anak. Dito, oh. Tapos yung anak niya nahulog sa may tubig. Buti na lang walang ulan at walang baha. Kasi delikado po pag nanganak siya habang may malakas na tubig. Sigurado maaanod lang siya. Kasi hindi po kami nakafocus sa kanya. Doon kami nakafocus kay Basya na hanggang ngayon hindi pa siya nanganak. At yung pagbubuntis niya ay nasa 7 na buwan na. Sabi ng iba, pag first time pa daw mga anak yung baka, umabot ng 10 buwan ang kanyang pagbubuntis. Yan, oh. Kagabi nga, kaya kami nagkagulo kasi sinabi namin kay Broad na si Kara ang nanganak. Sabi niya, si Basya dagway. Kasi po, wala sa isip namin na ngayong buwan ang kapanganakan ni Kara. Pero, na-surprise kami. Ang saya-saya namin dito. Yan po. Grabe ang tuwa ng aming naramdaman dito. Kasi sa pag-alaga ng kalabaw na babae, ito ang hinihintay natin na mga anak. Pag nabuntis pa sana si Bika, ngayon po malaki ng kanyang anak. Pero hindi tayo pinalad sa kanya. Pero pinalad naman tayo sa iba nating alaga. Yan, oh. Habang nanood ako sa aking alaga, sa bago nating kalabaw, nakakiti ako palagi. Kagabi po, nagkuha kami ng napier. Binigay namin kay Kara. Mga 10 p.m. po siya ng anak.
Come on. Yan, lumapit siya sa atin. Yan. Oh, Kara, huwag kayong magalit sa akin, ha? Yan. Lumapit siya. Bon! 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 Yung tiyan ni Kara, oh. Hindi lumiit ng husto. Yan. Yung kalabaw natin ngayon na si Jiko, siya po ay pang-18 sa ating mga alaga. Medyo marami na po yung mga alaga natin at may nagsabi pa na gusto mong alaga ng mga baka at kalabaw. May nag-request pa ng mga kapitbahay namin dito. Yan po ang buhay probinsya. Pag-alaga ng kalabaw, pag-alaga ng baka, manok, baboy, kambing. At sa mga nakaranas ng ganito, na sobrang saya pag nakita ang kanilang alaga na nanganak. Grabe. Dalawa po yung impact. Parang pangtanggal stress po. At the same time, kumita pa tayo pag maibinta natin yung mga alaga natin. Katulad ng sinasabi ko, pag magandang klase yung kalabaw natin, sa loob ng 6 buwan, pinakamura na po yung 20,000. Yan po, oh. Nagbago naman yung itsura sa ating daanan dito. Sa sapa, nagbago yung itsura dahil sa baha. Patagad tayo. Pupunta po ako ng Iriwan, mga kaprobinsya, kasi yung pinsan ni Cameroman, pinsan ni Mrs. Mamamanhikan. At yung elk natin, isa sa mga truck na kargahan ng mga pagkain. Kaya pupunta kami ngayon. Mamamanhikan kami sa sunod nating episode. Yung pinsan ni Mrs. Pamangkin ni tatay. Ngayon po dito sa amin, pag may baha na dumaan, parang wala na kami pinsala na makikita dahil sa lapad ng sapa dito, dahil sa bagyong ulit. Yung tubig, oh, nandyan naman dumaan. Dati po, nandun. Alipat naman yung daanan ng tubig. Kaya nag-alala po ako kung ano na ang tsura sa daanan namin pupunta ang Iriawan. Sana po, wala lang pinsala. Pero yung pakiramdam ko, parang negative na. Bahan tayo ni Bunbun, pupunta sa ating sasakyan. Hinatid tayo niya. O Bun, yung motor ni Cham Cham, o.
po, dito lang namin iiwan yung sasakyan natin at magsakay lang tayo ng motor pupunta sa Area 1. Manigurado tayo. Tingnan muna natin yung daan kung pwede ba. At dito lang muna namin ilagay kasi pag dali natin doon baka wala tayong mga parkingan. Yan. Road yung daanan natin dito. Pag hindi kayo sanay sumakay na ang habal-habal, huwag na lang kasi mahirap po. At yung daan na to mga kaprobinsya, nabilong na po siya sa ibang barangay, hindi na siya nasasakupan ni Kapitana, so wala siyang magawa sa mga daan na to. Kasi hindi na po sa kanya. Oy, ito na? Oh, balik pa. Ano na ibalikan? Okay. Yan na po. Oh. Yan. Uy, kuyawa. Itura po sa. Ito na po mga kaprobinsya. Oh. Grabe yung daan namin dito. Kaya yung ibang mga sasakyan nandun lang. Boss Jason! Kah, grabe. Wala na. Oh, magsipag ulan. Hurot na eh. Ato pa pwede sa semana na eh. Ato pa sa araw na eh. Karoon, araw ko. Tayo pa eh. Grabe po. Magsipag pa sa motor rin daw. Oh, nagbilin to kay Basig. Wala ko yung kaparkingan ba? Wala yung kaparkingan ito eh. Ano ka, no? Yan po mga kaprobinsya, yung daan naman dito dahil sa matinding ulan. Boss, boss! Tama ka nga, wala naman ka managan na ko ron. Wala na, habal-habal may magkapaburaan eh, purma ha. Wala na kong kapuhayan. Aga, wala kong kapuhayan din ha. Wala na. Yan po ang sitwasyon namin dito. Yung kopra natin, mahirapan na tayo doon. Grabe oh. Oh, may mga kuwan na. Milo, nag-ayo. Ayun na to, ne? Dagyawa na to? Dagyawa na gano'n naman yung saan. Dahan? Oh, wala pa, ne? Ah, bagula pula na? Oh, dagyawa na. Delikado sa. Wala ka wala din siya. Pero ugar na eh, masulod na itong ako ah. Masulod na eh. Buti na lang po. Hindi tayo nakapasok. Pero delikado pag nakapasok tayo, hindi na tayo makalabas. Kasi po minsan, doon tayo sa Area 1 matulog. So ngayon, karamig motor sa. Si tatay oh, yung naghakot ng mga kaldero. Kini sa ganun ka ko. Sa Montero, sa Montero ano. Itong kamay sa kuanan. Ay. Hello. Wala tawag dito? Ha? Wala tawag dito. Mailis pa man nagay ka. Ah. Babalik pa ka. Napakalaki yung tulog ng multi kami tatay. Siya po yung naghakot ng mga pagkain na dadalhin sa pamanhikan. Pero yung sakyan natin, pwede yan ipasok dito pag tuyo na, wala ng ulan. Tinignan ko kanina, mukhang kasya lang yung gulong natin. Pero sa ngayon na medyo basa yung lupa, delikado pag ma-slide tayo at doon tayo pupunta sa bangin. Kaya nanigurado tayo na
iniwan lang yung sasakyan natin doon. At mamaya balikan naman natin para masakyan ng ibang mga tao na pumunta sa pamanhikan. Uy, baboy na nakawala oh. So, malapit tayo. Kumustahin muna natin ating mga alaga. Araw guys, din niya ron. Ito ka ba lang ang araw ka? Walang tao. Walang tao. Si Didin, oh, kumusta yung mga alaga natin? Okay ra? Yan po, okay lang daw yung mga alaga natin, okay lang din? Okay ra? Ayos lang? Ayos lang. Wala na shot? Ay, wala. Wala na, basta wala may inom. Ayaw mo na, ayaw. Wala, wala daw, basta wala. Pero pag meron, lasing naman. Pero pagkatapos ng trabaho ha? Ah, yan ako, mabait na. Kasi ari kaya ka din. Yung mga kambing natin oh. Oy. Yung iba. Umakyat sa ating kulungan. Oy, tandaan lang. Hello. Para mga manok yung mga alaga natin dito. So dito nakawala. Yan po. Dito. Op. Nakabalik na si tatay, galing naghatid ng mga kain. Paano sila? Paano sila tay? Balik dito kay inig. Kung yung malabang dito sa kuhan, magbalik, magtulod ba yung lakong kakayam? Tulod yun sila kay... Kuhan mo na. Yeah, sapatos na to, ma. Sigunda out. Uha, magkakapatusal eh. Magkakayo kayo, okay.